Things, you know, in our life, may mga bagay na dumarating na hindi naman kasama sa plano. Like, for example, si Kuya Jess Pimentel, when he became vice governor, he's practically unknown to everybody, except dun sa circle of friends niya. Uh-huh. And then, suddenly, he became vice governor. Okay. And subsequently, naging congressman at saka naging governor ng province of Camarines Norte. Ako naman po, I started in 1994 as barangay captain sa bayan ng Pinsons, barangay 2. I served for 3 consecutive terms as barangay captain. So, yun sa akin po talagang kasama sa plano. Kasi I was, at that time, in 1994, I was in Bahrain together with my wife. Stewardess po si Bembem noon. Pero pinakiusapan ko siya. Hinaya na, laki na sweldo. Pero I asked her, sabi ko, I have to help my father in Camarines Norte. And timely naman na talagang umuwi ako just in time for the barangay elections in 1994. Kaya yun sa akin po, hindi ko masabing by chance lang. I think it was deliberate on my part to probably follow the footsteps of my father as a public official, public servant. Bilang public servant daw po, minsan may magandang panahon, pero may part din naman na malungkot. Like, lalo na yung mga intriga ng mga tao, yung pagbato sa mga issues. Ano yun? Nahandaan niyo po ba yun? Kasi sa panahon ni Kuya Jess bilang ama ninyo, ng time na siya ay naluklok bilang official ng lalawigan, ay hindi ba yan nakatigil sa inyo na hindi kayo nakaramdaman takot na baka pagdating na araw, ako naman ang batuhin ng mga negative issues? Tama po. Preparado po ako sa ganun. Ang tawag ko po dyan ay parang occupational hazard. Anong ibig niyo sabihin? Occupational hazard. Kung ang sundalo po napapunta sa gera at siya ay napalaban at siya ay nabaril at kung nasugatan o namatay man, kasama po yun sa occupational hazard. Ganun din ang isang doktor, kung siya ay naggagamot, may possibility siya ay mahahawa. O sa isang driver ng bus, maaring maaksidente at ikasawi niya. Apo. Sa amin po mga public servant, dahil kami ay mga public figures, wala kaming private life. We are, you know, open to criticisms and constructive or otherwise. So, kasama po talaga siya. Inoconsider ko siya as a occupational hazard na sa dami ng tao na nakapaligid, na nanonood sa mga ginagawa namin, mga public officials, definitely we cannot please them all. And even if we do please them all, may mga kalaban kami na they are all, we don't expect them to, you know, praise us. We only expect them to be critical of what we are doing. Kahit na nga mabuti yung ginagawa mo, nandiyan pa rin yung mga pagsira nila, pagmamali sa ating mga ginagawa. At eventually, siguro, malaking epekto sa pagkataon namin at sa credibility namin sa publiko, sa mga, sa komunidad. Nakaka-apekto ba ito sa inyong pamilya, sa mga anak nyo? Ngayon, at binata na si Jeff Jeff na dati, batang-bata na ini-interview ko. Pero, naapekto ano ba sila? Lalo na si Bembem? O si Ate Puring? Si Ate Puring po, I'll start with my mother. Since matagal na rin kami sa politika, we already learned to cope with that. She already learned to cope with intrigues. Apo. Si Bem, being a private person, medyo nahihirapan sila na mag-cope. As to my children, my 3 sons, hindi pa sila na-expose sa ganun. So I don't know how they would react, but I'm sure they will be hurt. Sila po kasi, lahat, yung apat, yung asawa ko, si Bembem, saka yung tatlong anak ko, they are, my kids are studying in Manila. Kaya, parang, in a manner of speaking, parang na-isolate sila. Kung ano man yung nangyayari sa probinsya ng Camarines. Kaya ho ba doon yung pinalayo yung pag-aaral nila para hindi nila ma-encounter yung mga issues o negative? Hindi naman bilang po. Politician? Hindi naman po intentional on my part. Kasi tinitingnan ko rin, sooner or later, they will come to know about
the kind of job that I am. That I have. Kaya lang si Bembem po ay nagtrabaho ulit sa isang local airline. At yung mga bata naman ay sinubukan na pinilit naming ilagay sa isang paaralan na maaaring makapagbigay nito sa kanila ng mas magandang education. I'm not saying that education and the quality of education in the province is inferior to that of Metro Manila. Hindi naman po ganun. Iba rin po kasi yung exposure dun sa community at this point, at this early stage of their lives. Gusto ko sila ma-expose sa mga taong maaaring in the future will hold sensitive positions, matataas na position both in private and in government. In fact, pag tinignan mo po yung profile ng classmates ng mga anak ko, eh mga prominente na baka sakaling makatulong sa kanyang buhay sa mga darating na panahon. Kung isa sa mga anak niyo, gusto rin pumalawad sa politika? Well, dating na araw? In their... Magiging dahilan ba ito para pigilan mo na sila, huwag ka na dyan. Okay na kami, na kami na lang muna, kami lang. Yeah. So you can get your own life or kung anong piliin mong buhay. Okay. Not in politics. Well, actually, ini-encourage ko po sila to enter into politics? To engage themselves in public service. Community service. In fact, we encourage them to participate in school organizations. My eldest son was a leadership awardee in La Salle, Green Hills. My second son, si Jempoy, was immediate past president of his class sa kanyang klase. And then, nag-volunteer na rin po siya. So medyo natitrain na sila sa pagiging leader doon sa kanilang munting mundong ginagalawan sa kasalukuyan. So parang preparasyon na rin. Parang nakikita nyo na na maaring papunta doon. Maaring doon po papunta. I will not encourage them to follow what we have, what their grandfather and their father have done in our lives. No? Pero if they opt to do that, pasasalamatan ko rin po. Kasi naniniwala ako ang aking mga anak mabubuting tao. At kailangan natin sa gobyerno ay mabubuting tao na magsiserve sa atin. Marami nga ako naririnig atin niya, which somehow parang ano kaya? Bakit kaya ganun sila? Kasi may magagaling na tao na ini-encourage to enter the world of politics and public service. Pero sinasabi, ah, huwag ka na dyan. Huwag ka na dyan. Bakit ka pa makikigulo dyan sa... Ano? Come to think of it, Ate Mir. Ang pag-serve ba sa mga mamamayan ay exclusive lang sa masasamang tao? Ang palagay ko, we should encourage more good people to enter public service. At baka yun ang maging unti-unting daan para maging mas maganda ang kinabukasan ng ating bansa. So, kung sakali man in the future, because I believe that my sons will be good citizens of this country, I will tell them to go ahead if they choose to do that. Pero kung ako masusunod, ay magnegosyo na lang siya.